Unicorn fish grilled, 10 out of 10. Delicious. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. At today, samahan niyo po kami na naman na kasama ng aming bisita, si Sean, na nakasama ko na dati sa Nerd Spearfishing sa Pass Island. Kaya bumalik siya at gusto niya po na mas maraming adventure. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! I will go to Oxy, guys! Salamat, Erika, Filipinos! Good morning mga adventure. Another day, another adventure. Adventure tayo today at luto muna tayo ng almusal. Meron tayong bisita. Luto tayo ng itlog at hotdog. Pang paalmusal natin sa ating bisita. Adventure, let's have a breakfast and I would like to introduce our visitor in the island. Yeah! How's it going? Super excited to be here. Let's go. We're going to be having breakfast and Sean is being with us during night spear fishing in the Pass Island, so he really wanted to go back and try to do something else at the day spear fishing. So now he's back and we're just going to be having breakfast and we're good to go. Ready? Oh, I'm ready to go. Let's go! Hindi tayo usually nag-almusal mga ka-adventure, pero this time, kailangan natin mag-almusal. At eto, kung napapansin po ninyo, si Chairman ay medyo tahimik sa amin pong hapagkainan dahil nailang siyang magsalita sa amin kanong bisita. At magiging mga tao sa isla ay nagtitinginan at na-amaze sila dahil nga kakaiba ang bisita na ating kasama sa pamamana ngayong araw. Alright, we're ready for our adventure of the day. Let's go! Once again mga ka-adventure, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala pagtangkilik sa ating lahat ng mga adventure na ginagawa. Praise the Lord for recovering this. No? Sabi ko nga sa inyo, hindi man natin siya 100% sure kung makukuha nila. But then, ang Panginoon ang mahalang magpagaling sa atin. Kaya again, praise the Lord. And let's go! Join us on this day's quest! Searching for GT for his first trophy fish. Let's go! Let's go on a joy adventure. Yeah. When I was down in Colombia and I went spear fishing, I didn't have the socks. Ang aming spot na papanahon yung araw mga ka-adventure ay ang Kalumbuyan Island kung saan kami nakakuha ni Native Channel ng GT. Alright mga adventure, kapitin kami sa spot. Just preparing our stuff and then we're good to go. So, see you down in the water. Let's go! Nauna na akong bumaba mga ka-adventure after ko mag-prepare at sila ay naghahanda na rin. At ako napapansin po ninyo ay medyo maalon pa po ng konti at dapat ay ngayong araw kami aalis papunta sa aming dayo. Ngunit nag-adjust kami ng araw dahil Linggo at medyo masama pa ng konti ang lagay ng panahon. At nag-check kami kung malinaw na ba kaya dito lang muna kami sa malapit. At kinabukasan po nito ay nagdayo din naman kami. First dive of the day mga ka-adventure, ayan, medyo malinaw na ng konti ang visibility. At sa di kalayuan ay may napansin tayong darag-darag or Spanish flag snapper. Ambush tayo pa at tinantay nating lumapit hanggang sa na-meet natin yung tamang pagkakataon. At si Sean ay nasa unahan na ng konti at tinuro ko sa kanya yung malaking bato na kung saan natin nakuha yung malaking mamsa. Kung ito ba ay babalik yung mga kasama or hindi na. Ayan mga ka-adventure, lumapit na kaya nakatira tayo. At ang ating unang isda sa araw na ito again ay darag-darag or Spanish flag snapper.
kasama kami ni Kuya, mga ka-adventure, dito sa spot na to. At nagbawas tayo ng load ng pana dahil sinabi niya sa atin na ang dami raw ng mga lobster dito sa ilalim ng malaking boulder rock or manunggol kung tawagin. At sinisid ko po ito at tinignan kung posible ba nating matira, kasi ang haba talaga ng pana na dala natin at napaka-crucial kapag kaitira ito sa mga loob ng bato at overpowered. Buti sana kung dala natin yung 50cm na pana na panggabi na mas madali at 100% na safer yung pag-hunt at hindi ganun ka-powerful. Pagkatapos natin ma-realize, mga ka-adventure, na malabo talaga, imposibleng makatira sa ganitong posisyon ng pagtago ng mga lobster, ay hinayaan na lang po natin at nag-move on at lumipat kami ng ibang spot sa unahan ng konti para nasa ganun ay makapagpatuloy para kami sa pag-hunt ngayong araw. At habang ako ay pabalik sa bangka, ay eto, nadaanan ko si Sean na nag-a-ambush. At si Sean ay nakakaabot na ng 40 hanggang 50 feet na lalim at nakakapag-stay na ng almost 1 minute underwater, kaya talagang napakalaki ng improvement during the time na una kaming magkasama. Lumipat kami pasilangang bahagi, mga ka-adventure, 5 minuto lang yung aming travel time at eto, nagsagawa na naman tayo ng panibagong pag-dive at this time ay nakita natin si Sean, kaya in-stalk natin siya at ito yung time na nagkaroon siya ng kanyang unang huli para sa araw na ito. Oriental sweet lips or lifting buddisa ng kanya pong huli dito sa aming pangalawang area. Nanggaling na siya ng Boracay, mga ka-adventure, at nag-dive na rin siya doon. Kaya lang wala silang huli kasi napakalakas ng agos ng time na yon. At pinaliwanag na rin natin sa kanya yung difference between yung lugar nila at ang lugar natin, na talaga napaka-overfished na. Kaya bibihira na talaga yung mga isda. So kailangan nang lumalim hanggang sa makita tayo ng mga target or mga isdang pwede nating matira. Kagaya nitong lapu-lapu na na-stone shot natin at ito ang ating pangalawang isda sa araw na ito. Dahil medyo may kalayuan ng bangka, mga ka-adventure, ay hindi na ako lumangoy pabalik sa bangka. Ngunit sinabit ko na lang po ito sa aking tagiliran kasama nung isda ni Sean na kanyang unang huli. At after nakapagpahinga ay sumisid dahil may napansin po akong movement dito sa itong malaking bato na to. At ang lalim ay mahigit 10 metro na po. At nung na-confirm natin ang isang target na lapu-lapu ay inantay lang natin ang tamang pagkakataon at nakatira naman tayo. At ito ang ating naging pangatlong isda sa araw na ito. Siguro, mga ka-adventure, ay hindi pa ito nararating ng mga kasama namin ni Mamana, kagaya ng Primitive Islander at ang tribo dito sa area, kasi napaka-amo pa po ng mga isda. So ito yung isa sa mga senyalis na hindi pa sila nakakaranas mapanaan. Dahil medyo masakit na sa mata, mga ka-adventure, dahil puro attractive yung kulay ng huli natin na mga isda kagaya nitong lapu-lapu, ay sinecure natin sa bangka at nag-move sa unahan ng konti at naghanap ng panibagong target hanggang sa nakita ko itong oriental sweet tips na napakalaki na. Kaya lang pumasok naman sa loob ng bato at nitry ko po itong hanapin, pero magaling magtago.
panibagong pagsisid mga ka-adventure. Isang Spanish flag snapper ulit, kaya lang napakalapit naman ang kanya pong distansya at nakatutok tayo sa bato, kaya nagdalawang isip tayo na tirahin ito hanggang sa makahanap tayo ng tamang pagkakataon na walang tatamaan kahit na anong corals bago pa natin ay isagawa ang pagtira. Kaya lang napababa naman ng konti ang tama, kaya nakawala. Sayang. Habang ako ay lumalangoy pabalik sa bangka mga ka-adventure, ay nadaanan ko itong malaking bato at ayan, may gumagalaw na anino sa ilalim. Agarad ko po itong binaba at na-confirm natin na blue spine unicorn or soran. Ayun, medyo mailap lang ng konti. At inantay natin siyang pumasok sa kanyang bahay dahil po nakabalagbag o nakaside yan. At doon natin na isagawa ang pagtira at naging successful naman kasi napakalaki ng katawan. At territorial kasi ang mga unicorn mga ka-adventure. So every time po na bago yan sila magtago ay haharap mo na yan or aantayin ka nakatagilid bago tuloy pumasok sa bato. At yun yung isa sa mga best moment para tirahin itong surat, kasi minsan po ang ambush ay hindi na nag-work out para sa mga isang ito dito sa amin dahil nga medyo marami na ang namamana, especially yung naka-compressor sa gabi. Dahan-dahan na rin akong lumangoy pabalik sa bangka mga ka-adventure habang sinisecure ko itong soran na nahuli natin. Got it. Next one. Sa aktong pagbalik ko sa bangka mga ka-adventure ay nandito na rin si Native Channel at ayan, ito ang kanyang mga nahuli at nakahuli pa siya ng isang trophy fish mga ka-adventure, Chinaman Snapper. Nakahuli na po ako niyan once at sobrang napakasarap talaga ng isang yan. Alas 12 na mga ka-adventure at nagbaon lang kami ng kape. Kinausap namin si siya na mag-late lunch kami ng konti at nag-agree naman siya. At nag-move kami mga 5 minuto ulit mula sa area kung saan kami huminto nung pangalawang hinto namin. Dahil pinuntahan namin yung area kung saan namana si Native Channel dahil nakakita siya ng malaking King Mac at Red Bass, ngunit hindi niya lang natira. Sayang. At pagtingin ko dito ay may dalawa tayong target sana, yung lapo-lapo tsaka yung darag-darag na yan. Kaya lang hindi pa ganun kalalaki yung kanila pong size. Kaya hindi mo na natin sila pinansin. At napatitig ako ng konti dito dahil kala ko ay kung ano na itong malaking isda na paparating sa atin. Yun pala ay bumphead parrotfish. So agaran tayong bumalik sa direksyon sa bandang kanan. At ayun, nakita ko na dalawa na pala yung lapo-lapo. So yung maliit kanina ay may kasama ng mas malaki. Kaya nilapitan agad natin at stone shot mga ka-adventure. At ayan, may pating pa na gusto mga agaw ng huli natin. Ang ganda ng tama mga ka-adventure. At ito ang pinakamalaking lapo-lapo at pangatlong lapo-lapo or suno, coral trout, sa nahuli natin sa araw nito. Ang panguhuli ng lapo-lapo mga ka-adventure na buhay-buhay ay number one source of income ng lahat po ng mga tao dito sa isla, na almost 300 household na po ang population dito sa area. At way back mga 1980s and 70s pa po nag-umpisang manghuli ng lapo-lapo ang mga taong nag-migrate po dito. Number one dyan ay si Chairman dahil isa siya sa mga pinakaunang tao talaga, pero nung time po na yon ay illegalista pa si Chairman. Panibagong pagsisid, panibagong target mga ka-adventure. At ayan, another good shot sa isang napakalaking Harlequin Sweet Lips. Stone shot mga ka-adventure. Na-stack lang ng konti dahil pababa na siya. At iniwas lang natin sa bato. At eto. Ito na ang ating pinakamalaking huli sa araw na ito mga ka-adventure. Mga almost
3 kilo siguro ang laki ng lipti ng ito. Hindi ko napansin mga ka-adventure dahil sumisit si Kuya doon sa same na bato kung saan natin napana itong sweet lips at nakakita siya ng luba. Kaya lang hindi niya rin natira, sayang. Napakasapat na ng aming huling isda mga ka-adventure kaya nag-decide na rin akong bumalik sa bangka pero nadaanan ko itong ating naging huling target sa araw na ito, Oriental Sweet Lips ulit at almost 2 kilo na ang size po nito kaya tinira na lang din natin bago tayo tuluyang bumalik sa bangka at nagpahinga at inantay ang mga kasama dahil gutom na magluluto pa. At dito sa aming paghahan sa huling spot mga ka-adventure ay kanya-kanya kami at hindi muna tayo lumapit kay Keshan dahil hinayaan lang natin siya na i-explore at makahuli siya ng sarili niyang sikap na isda at yun yung pangarap niya and makahuli na rin at the same time ng malalaki. Kaya again, ako po ay nag-secure lang ng isda at bumalik na sa bangka. Na-prank ko si Papa Tonyo mga ka-adventure dahil niya ay hindi na ako nakatira ngunit nagulat siya habang hinihila niya yung akin pong tali ay inaabot ko na sa kanya yung aking huli at napakalaki, nagulat nga siya. That's it for today mga ka-adventure. Enough hunting, uwi na. Magluto naman tayo. Let's go! Pangad naman. At pagka-uwi namin mga ka-adventure ay maaliwalas na ang panahon at dahan-dahan na rin po kaming nag-prepare nito kinagabihan at syempre nung umaga dahil po dadayo naman kami para naman sa ultimate experience nitong ating bisita at makita niya kung ano talaga ang diferensya ng dagat sa kanila at dito sa atin kasi nga more on mangingisda ang mga tao dito lalong-lalo na kapag nasa isla. Marami tayong nahuling yun mga ka-adventure kaya yung iba po niyan ay ibinenta natin at ginamit namin na pangbili ng sangkap na gagamitin para sa ating pagluluto. Mga dilawan kan. Ini. Para kung sa ko na. We are the champions. Sudah mga kamana. Andiyan na kayo. Sinurug mo ito siya ng loto ng chair. Ay!
adventure na nagtagpo yung dalawang Amerikano. Itong isang Amerikano na. Hello, Spiker Beat, by Caribou Island. What is your first you want to fly? I'm Spiker Beat. I'm going to go, oh, she died. Salamat, Garika, Filipinos. Wow. Tiger, Armando, it's like a record. Si Junas ang ating pinahanda ng Kinilaw mga ka-adventure at ako ay nagbalat ng wild na pipino at pinatikim natin kay Sean. At first time niya rin na makatikim nito. At after niyan ay naghanda na rin kami para sa aming ultimate na kainan. At syempre, hindi natin pwedeng hindi pabida yung ating suran. At talaga namang kinatatakaman ng karamihan. Oh, here to. Surahan! Uy, pagka mo sasawa ninyo. Take this side. Yep. And here. Delicious. Alright. It's G, mga adventure. Let's eat. Eating time. This is one of the most delicious reward after being out of the sea and looking for food. The feast. Suran lang, walang ibang ulam. Lami kayo. Tsaka kinilaw. Tsaka si Samboy Sili. Si Chairman ay naglahong parang bula. Hindi namin alam kung saan. May inasikaso po kaya wala siya dito. So tinira natin isang suran para mamaya ay may suran pa rin para sa kanya. So si mga adventure. Kaon tayo. Let's eat. Lami kayo. Samboy, naitlog Samboy oh. Wala ka Samboy. Samboy Sili. Loh, masama na. Sabaw. Chairman, ito na. Ito na. Sama, mana nak rumah? Tidak, rumah nak kaun. Oh, mana kaun dah? Mana mak? Ya. Lami kayo. Sunuk lang sa kalam. Wow. Sunuk lang. Lapu-lapu mga adventure. So, when you rate the unicorn out of so many different fishes that you had been tasted in grill, so how was it? Unicorn fish grilled, 10 out of 10. Delicious. Delicious. Delicious ceviche. All of it. Ceviche mga ka-adventure, kinilaw. And tapos yung ating suran. Kaya to those who really want to taste the real taste of ceviche and the fresh unicorn, so why not come and visit the island? You're really welcome to visit. We'll give you the address and then just bring anything you want to bring and then the rest we'll provide it for you here. Let's go! So mga ka-adventure, maraming salamat sa Panginoon sa napakasarap na biyaya. Sarap ang kain natin. Taob mga ka-adventure. Pati yung kinilaw, konti na lang. Maitlog pa kanina umaga. Ayan. Tapos may coke pa tayo. Ayan. Praise the Lord sa napakasarap na pagkain. Ginagawa mo. Yan mga adventure, good evening po. Bago po tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout. At soonest po ay open na natin to. Ayan. Dumating na po yung ating silver play button. No? Hindi na natin siya i-unbox. Ayan. So, soon i-unbox natin. Kasama po kayo. Sasamahan niyo po mga adventure. Pero again, dako muna tayo sa ating shoutout. Shoutout sa ating pinakaunang nag-komento, si Adventures with Hermie. And then sa ating pong top 5, si Miss Elisa Gomez, Joseph Disuyo, Andy Bendia, Kevin Asombrado ng Wabad, Jose Benson ng Arayat, Pampanga. And special mention pala natin, happy graduation day today kay Rosemary Aligre, no, August 25, 2023. And happy 59th birthday kay Papang Boboy from Greg Espiritu. Ayan, so shout out po. May the Lord God bless you more and stay safe and God bless. Ayan. Shout out din po natin sila Mr. Salonga, Parikoy, no, ng Pampanga. Chito Davalos, MMC, Martin Hungaya, Ralen Noynay ng Japan, Joylene Hapinat ng Dubai, Pai Maxine Miguel, Nonoy Villar, MM Yamada, shoutout kay Ryan and Rylan Jane Mabaw, Rito Tolinti ng Cebu, Farid Faruqi of California, thank you so much my friend, Gerald Dozon ng Jensan, Nati Enigma, who's your daddy, shoutout kay sa Abu Monga family ng Santa Ana, Arnaldo and Guzon family, Raymar Jan Guevara, Kabugsay TV, Miss Mimi Manaloto, ayan, shoutout po. J. Mark Lucero, Denver de la Cruz, SJ Makara Trolley ng Lapu-Lapu City, Cebu. Kapopre Vlog ng Masbate, JR Silingan ng Agusan del Norte, Villegas Family ng Muntinlupa, Junior Asilo. Miss Jessica Vista, Rinibuna Kulanga ng Montalban Rizal.
Sunny Mundo and Eloyan's brother. Ayan, shout out sa inyo mga brother. Diolito Glamayo, Kapogs TV, Mimi Catalona ng Robinson's Dubai. Kamingawan family and si Johnny ng Alano del Norte, Junior Ingito ng Jupiter. Ayan, taga Jupiter, shout out po. Ingat talaga dyan. Marciano Maliari and Taal Spiro. Milford Valdez na ating pong bagong taga-subaybay. Maraming salamat. Idol Teraso Manulat Laurio and Tim Noranda ng Canada. Sir Larry Santi. Miss Anonymous, Miss May Stakio ng Solid Harabas Hong Kong chapter. Miss Christine ng Qatar, Miss Binos and Joel Borilla ng Oceanside, California. Master Rich ng California as well. Beryl Santos ng Washington State. Jules Madrid. Nancy Clarito Ramin Faramin ng si Sir Ramin. Taga US. Ayan. Amalia Fuller, Mr. Mamba ng California, Beryl Santiago. Ayan, shout out. Miss Beng Beng, Miss Maita Purino, Bro Roel Balabo. Cristel Yogo, Roberto Santos ng Bulacan, Yanks Simon ng Davao, Jersky ng San Jose, Palawan, yan, Puerto Princesa. Larry Bilbao, Mage Kirst, Binolirao family ng Cagayan de Oro City, Miss Patricia Villon, RDVNC TV, Mark Dennis Madiloso, Alegre family ng Mendez Cavite, Tony Malolos and Mix Channel, Bal Manlapas, Kuya Jay, Gohan Goko ng Bulacan, JR Abiliar ng Bacolod, Jun Perez, MCD Junior Blog, Gardo Blog ng Macau, China, Miss Abigail Lopez, Rodolfo and Abaria family ng Pasay, Vincent and Espinosa family ng Calawag, Quezon, Miss Jennifer Siria, Chris Bobes ng Binduyan, Puerto Princesa City, Marlo Natividad ng Camotes Island, Mervin Taigan ng Aklan, Miss Amalia Buntigaw, shout out sa Waluhan family and shout out din sa Largado family. Miss Melanie Fernandez ng Mindoro, shout out kay Ricky Membrebe ng Rizal, Raymond Tabilon na kababayan ni Chairman, taga Siaton Negros Oriental, Dumaguete City. Arlon Pagal ng Southern Leyte, Ballesteros and Gilyebe family ng Maasin Iloilo, Andig and Vista family ng Alcala Cagayan Valley. Shout out kay Miss Maricel Corona and Alea Chantal alias Chabilita. Ayan, shout out po. Pain Expert One Life History, JR Morao ng Mandaluyong, Ralph Rebocas, Rodolfo Dinglasan, Tony Ramirez, Chad Summer ng Bohol, Fortaleza AB Blog, Jemar Pukong, Bugong Abugaong Fishing TV. Ayan, Elio Mix Fishing TV Blog, JKL Bulingo ng Argao Cebu, Jimuel Roselina ng Cebu, Deo Sakarias ng Marikina, Toto Pacheco Baak ng Misamis Oriental, GT Hunters TV, Darwin Bautista ng Palawan, Jesus Lagios Lignes. Ayan, shout out kay Ridel Ilaga ng Mindoro, Bong Mercado ng Puerto Princesa City, Spiro. Ayan, shout out po. Kay Francis Leona ng Korong-Korong El Nido na mamana din. Ayan, shout out po sa inyo. John Jay and Halon family ng Cagayan de Oro City, Melanie Montecalvo ng Quezon, Spiro Wannabe, Wilfred Di Macali and si Esa Belic ng OFW ng Qatar. At sa mga hindi po natin na shout out, tay we'll see you in the next adventure po.